Today, Grade 8 students, welcome sa ating video lesson sa edukasyon sa pagpapakatao. Ngayon ay simula na ng ating ikatlong markahan. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay magbalik-aral. Ano nga ba ang ating mga tinalakay noong nakaraang ikalawang markahan? Kung inyong natatandaan, ang ating nakaraang aralin ay tungkol sa pagkakaroon ng mabuting ugnayan sa kapwa. Iyan ay week 1 to 2. Tinalakay doon na tayo ay may iba't ibang kapwa na nakapaligid sa atin. Maaring sila yung ating pamilya, kapitbahay, kaibigan, at lahat na nakapaligid sa atin, kahit pa ang ating kaaway, at lahat sila ay mahalaga sa pagbubuhay ng ating pagkatao. Napag-aralan din natin ang tungkol sa pagsasagawa ng angkop na kilos sa pakikipagkaibigan. So week 5 and 6, ito naman tungkol naman sa pagsasagawa ng angkop na kilos at wastong paggamit ng emosyon at itong huli ang pagpapaunlad ng kakayahang maging libre at tagasunod. Yun ay week 7 and 8. Napag-aralan natin ang pagganap ng ating kampanin bilang leader at tagasunod ay nakatutulong sa pagpapaunlad sa sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa at makabuluhang buhay sa lipunan. Para sa ikatlong markahan, ang unang paksa na ating tatalakayin ay pasasalamat bilang bertud at ako ang inyong guro, Ginang Marie Ederma L. Dolendo. Alam natin na bahagi ng ating pagkatao ang marunong magpahalaga sa mga taong nakagagawa sa atin ng kabutihan. Bilang isang Pilipino, isa yun sa mga magandang katangian natin. At paano natin ginagawa yun? Sa pamamagitan ng pasasalamat. Maliit pa lang tayo ay tinuturuan na tayo ng ating magulang na magpasalamat. Tama ba ako? Mahalaga na isipin ang magagandang nagagawa nito sa ating sarili, lalo na sa mga taong dapat paglaanan ng pasasalamat. Tandaan na ang pagiging mapagpasalamat ay may mabuting na idudulot sa atin at syempre sa mga taong dapat natin bigyan ng pasasalamat. Ngayon, para sa araling ito, ito ang pinakamahalagang pamantayan sa pagkatuto. Una, natutukoy ang mga biyayang natanggap mula sa kabutihang loob ng kapwa at mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ikalawa, nasusuli ang mga halimbawa o sitwasyon na nagpapakita ng pasasalamat o kawalan nito. Ikatlo, napatutunayan na ang pagiging mapagpasalamat ay ang pagkilala na ang maraming bagay na napapasayo at malaking bahagi ng iyong pagkatao ay nagmula sa kapwa na sa kahuli-hulihan ay biyaya ng Diyos. At panghuli, na isasagawa ang maangkop na kilos ng pasasalamat. Sana talaga maisabuhay natin ang pagiging mapagpasalamat. Ngayon, bago natin simulan ang ating aralin, gusto kong panoorin niyo muna itong maikling video. Ngayon nung nakatawag si Mama. Kamusta ka na? Medyo busy lang kami. Kakakain lang ni Mama. Buffet nga eh. Pag-uwi ko, promise, ipagluluto kita ng paborito mo. Huwag sobrang likod. Ugas ng kamay lagi. Kailangan malinis bago matulog, ha? Oh, sige na, anak. Tulog na. Pray ka kay Papa Jesus. Tulog na lang, anak. Makaka-uwi rin si Mama. I love you. Good night, anak.
Miss na kita. Bibisita ako sa linggo. Kahit sandali lang. Abangan mo ko, ha? Nagustuhan niyo ba yung video? Kung saan ang video na ipinakita? Nakita natin doon yung sakripisyo ng ating mga frontliners na nasa hospital. Ang, di ba ang hirap ng kanilang trabaho sa pagsusuot ng mga PPEs o yung tinatawag na personal protective equipment? Ito yung mga sinusuot nila ng mask at kung ano-ano pang sinusuot upang maprotektahan ang kanilang sarili. Yung hirap ng kalooban nila dahil hindi sila nakaka-uwi sa kanilang pamilya. Bakit kaya hindi sila nakaka-uwi? Siguro nandun yung fear o yung takot na mahawa nila ang kanilang mga anak. Nakita nyo din yung pagbalot ng plastic para lang mayakap. Anong kalaki yung sacrifices nila? Paano kaya natin ipapakita ang kanilang kahalagahan? Tingnan natin ang nasa picture. Anong nakikita natin? Okay. Sila yung ating mga tinatawag na frontliners. Ang mga frontliners ay hindi lamang mga doctors o nurses. Yung lahat na nagtatrabaho sa hospital. Kasama na rin dyan yung mga kapulisan, maintenance, mga delivery riders, pati na rin yung mga barangay officials at iba pang nagbibigay ng essential services ngayong panahon ng pandemya. Ngayon, ano naman yung mga ipinapakitang mga salita? Nakikita niyo ba? Daghang salamat, muchas gracias, Diyos mamahes, maraming salamat, thank you. So generally, lahat yan ay salitang pasasalamat o salamat. Ang daghang salamat ay salita Cebuano. Ang muchas gracias ay Spanish word. Ang Diyos mamahes ay ibig sabihin ay salamat at God will repay you na salitang ibatan. So, sino nga ba yung mga ibatan? Kung naalala niyo pa sa inyong AP, sila yung mga nakatira sa Batanes, yung dulong probinsya ng Pilipinas na madalas daanan ng bagyo. Naalala niyo ba? Kaya yung mga bahay nila ay gawa sa bato. Ibatan ang tawag sa mga taong yon, pati na rin ang kanilang salita. Again, Diyos mamahes, God will repay. Or salamat. Bakit kaya kailangan natin magpasalamat sa ating mga frontliners? Bakit mahalaga ang salitang salamat? Paano natin ipapakita ang pasasalamat sa kanila? Alam kong ngayon pa lang naiisip nyo na yung mga sagot sa tanong na yan. Pero bago natin yung sagutin, talakayin muna natin ang ating alam. Kumusta na kayo? Ngayon lang tayo nakita, video pa. Ngayon, isipin natin, ano nga ba yung mga bagay nga ba tayong dapat ipagpasalamat? May mga tao, bagay, o pangyayari ka bang ipinagpapasalamat ngayon? Sa paanong paraan mo kaya maipapakita ang iyong pasasalamat? Tao, sino yung mga taong yun? Maaring ito ay yung nanay na matyagang nag-aalaga sa'yo, o yung tatay na nagsasakripisyo na kahit pandemic, lalabas talaga para bagay na iyong pinagpapasalamat. Diba, kahit papano may cellphone kang ginagamit. Kahit luma man yan, pero nagagamit pa rin. Pangyayari, yung mga pangyayari ka bang ipinagpapasalamat?
Marahil nasagot niyo na yung mga katanungan yan sa paggawa niyo ng learning activity sheets. May mga nakikita akong sagot. May nagsabi na ako po ay magiging mabuting anak. Mag-aaral po akong mabuti. Yun ay paraan para maipakita ang pagsasalamat. So, tama yun. At mamaya, tatalakayin natin ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ano nga ba ang pasasalamat? Ano ang pasasalamat para sa inyo? Ito ba ay sa salita lang? Ito ba ay kilos? O nakikita sa gawa? Ang pasasalamat ay gawi ng isang taong mapagpasalamat. Maraming pangyayari sa buhay mo na naranasan mo na ikaw ay gawa ng kabutihan. Tama ba? Kung ikaw ay lumaking marunong magpasalamat, nakagawian mo na na magpasalamat sa iyong biyaya na natatanggap. Ano nga ba ang pasasalamat? Ito ay pagiging handa sa pagpapamalas o pagpapakita ng pagpapahalaga sa taong gumagawa sa iyo ng kabutihan. Diba tayong lahat gusto natin maramdaman na tayo ay mahalaga? Na mahalaga ang ating ginagawa? Anong nararamdaman ninyo kapag may nagsabi sa inyo ng simpleng thank you dahil sa isang bagay na nagawa mo? Ibig sabihin nun, diba? Na-appreciate niya yung mga ginawa niya, kaya parang nakaka-motivate. Ang sarap sa pakiramdam na may taong nakaka-appreciate at nakikita ang ginagawa mo. Kaya ang simpleng pasasalamat at pagpapamalas ng pasasalamat ay nakapagbibigay saya, nakapag-motivate sa mga tao, lalo na kayo sa panahon ng pandemic, na hindi madali ang ating mga pinagdaan. So, laging tatandaan, matuto tayong magpamalas ng pasasalamat. Ang pasasalamat ay gratitude sa English. Medyo malalim ang ibig sabihin ng gratitude. Hindi lang ito pagsasabi ng salamat. Sabi sa dictionary, ang synonym o kasing hulugan ay thankfulness, a strong feeling of appreciation. Strong feeling of appreciation. Sa Latin naman, ang pasasalamat ay gratus, na ang sabihin ay nakalulugod o nakasisiya. O gratia, na ang ibig sabihin ay pagtatangi o kabutihan. O gratis na libre o walang bayad. Ang pasasalamat naman talaga ay nakakasiya kapag pinasalamatan ka, di ba? Ibig sabihin nakagawa ka ng kabutihan na maaring libre o bukal sa loob mong ginagawa o ibinigay. Ang pasasalamat, isa pang definition, ay isang gawi o kilos na kailangan ng patuloy na pagsasagawa hanggang sa ito ay maging virtud. Kung matatanda nyo, ang virtud ay salitang galing sa virtus, Latin word na virtus, na ang ibig sabihin ay pagiging tao o pagpapakatao. Pag sinabing pagpapakatao, ito yung subject natin, di ba? Ibig sabihin ito ay pagpapakabuti. Edukasyon sa pagpapakatao. Edukasyon sa pagpapakabuti. Sa makatuwid, ang virtud ay mabuting katangian. Paano magiging virtud ang pasasalamat? Ang sabi ng isang pag-aaral, para maging virtud ang pasasalamat, kailangan paulit-ulit mo itong gawin. At gawin mo ito maraming beses sa isang araw. So, simulan na natin sanayin ang ating sarili. Para masanay, gawin mo ito, not just one or two, but 10 times, 10 beses sa isang araw hanggang sa maging isa itong gawi and eventually isa sa iyong mga virtue. Sa pagpapatuloy, according o ayon kay Santo Tomas de Aquino, mayroong tatlong tantantas ng pasasalamat. Kung natatandaan niyo class, si Santo Tomas de Aquino ay isang tanyag na Catholic philosopher na mapapansin nyo ilang beses nang pinakit ang kanyang pangalan sa ating module.
sa kanya ipinangalan ang UST o University of Santo Tomas. Ngayon, sabi ni Santo Tomas de Aquino, mayroong tatlong antas. Ang una, kilalanin mo o pagkilala sa kabutihang ginawa ng iyong kapwa. So, kilalanin mo, ano nga ba yung ginawa sa iyong kabutihan? Yung kapitbahay mo, kapag nagwawalis, kasama rin tapat ang bahay mo. Aba, dapat siyang pasalamatan, di ba? Number two, o ikalawang antas, pagpapasalamat sa kabutihan na ginawa ng kapwa. So, mag-thank you. Magpasalamat ka sa ginawa ng kapwa. Paano ka mag-thank you? Sasabihin mo lang ba na thank you? At huli, o ikatlo, pagbabayad sa kabutihan na ginawa ng kapwa sa abot ng makakaya. Hindi ibig sabihin nito ay bayad talaga, ha? Ang ibig sabihin nito ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa kabutihan. Paano nga ba natin babayaran ng kabutihan? Paano? Sa pamamagitan ng pagpapakita ng pasasalamat. At paano natin ipapakita yung pasasalamat sa kapitbahay mong dinadaming tapat ninyo sa pagwawalis? Inaabutan niyo ba siya ng pansit kapag may birthday kayo? O may birthday sa inyo? Pasasalamat ka rin. Ang pasasalamat ay isang sa mga pagpapahalaga ng Pilipino at ipapakita ito sa utang na loob. Tunay na isang Filipino values ang pagpapasalamat. Ito ay pagtanaw ng mabuting kalooban at maaaring matumbasan ito hindi pera kundi pagganti ng mabuting kalooban. So iba talaga pag-utang na loob, di ba? Parang ang hirap bayaran. Ngunit minsan, ang utang na loob, nagagamit ito sa maling paraan o pag-aabuso. Halimbawa, tuwing malapit na yung eleksyon, napapansin nyo ba, gumagawa ng kabutihan yung mga kandidato. Ang nangyayari, binoboto sila ng tao kahit hindi sila karapat-dapat dahil sa sinatawag na utang na loob. Kaya mahalaga na magamit ang utang na loob ng may pananagutan at sa tamang paraan. Dapat tama ang pagtanaw na utang na loob. Naiintindihan niyo ba? Okay, tingnan naman natin itong pictures. Ati-atihan Festival, Lukban, Quezon. Ano yung mga ito? Makukulay? Nakikita niyo ba? Maraming decorations. Isa itong kasiyahan. Yes, ito ay mga fiesta. Kung ang utang na loob ay bahagi ng kulturang Pilipino, ganun din yung fiesta. At ito ay paraan ng pasasalamat sa pagpapalang natatanggap ng mga komunidad. Unahin natin itong pahiyas. Ano nga ba ito? Tuwing May 15, ang Pahiyas Festival ay ginaganap sa Lukban, Quezon, kung saan nakikita nyo nakadisplay yung mga prutas, gulay, pati na rin yung makukulay na dahon na ang tawag ay kiping. Tama ba yung pronunciation ko? Ito ay korteng dahon na ginawa nila mula sa kanin at food coloring na hindi ni-display sa harap ng bahay. Ang Pahiyas Festival ay isang pagdiriwang ng pasasalamat kay San Isidro Labrador para sa magandang araw. Sa Visayas naman, mayroong pagdiriwang tulad ng ati-atihan at dinagyang. Ito ay pagkilala sa kabutihan ni Señor Santo Niño, lalo na sa oras ng kagutuman at tagtulog. So yung dalawang nabanggit, ilan lamang sa mga fiesta ng o mga pista sa Pilipinas. Napakarami pang fiesta sa buong bansa. At ito lamang ay nagpapatunay ng pagiging mapagpasalamat ng ating mga Pilipino. At ang fiesta ay paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Ano pa nga ba ang mga paraan ng pagpapakita ng pasasalamat? Yung mga nabanggit natin na kapistahan, isa lang yun sa paraan. May mga nabanggit sa ating LEAP o Learner's Packet na ipamamahagi sa inyo ng paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Una, ayan, tingnan natin. Magkaroon ng ritual ng pasasalamat.
Pagkagising, anong ginagawa niyo? Own ba agad ang hawak? Ang ritual ay ang sunusunod ninyong ginagawa. Sa umaga, anong ritual ninyo pagkagising? Anong pwedeng gawin? Siyempre dapat isama sa pasasalamat sa inyong routine o ritual sa umaga. Anong pasasalamat ang gagawin? Yes, tama. Magdarasal. Naiisip ko na yung mga isasagot nito. Another one na paraan ng pagpapakita ng pasasalamat ay ang magpadala ng lihang pasasalamat sa taong nagpakita ng kaputihan o higit na nangangailangan ng lihang pasasalamat. Alam ko na marami sa inyo na hindi na nakakagawa nito, hindi na marunong gumawa ng letters o hindi na nagbibigay ng letters. Pwede rin gamitin yung chat, messenger, text, or phone calls, or simpleng note na ididikit mo sa ref para maiparating ang inyong pasasalamat. Ginagawa niyo ba ito? Another one. Ayan, bigyan ng simpleng yakap o tapik sa balikat kung kinakailangan. Mahalagang maipadamo mo ang iyong lubos na pasasalamat sa pamamagitan ng simpleng yakap o halik. Halimbawa, nagluto si nanay ng iyong paboritong sinigang. Nag-thank you ka ba? Nag-thank you ka ba? Baka pwede namang yakapin mo siya. O kailan mo siya yayakapin? Remember, may COVID ngayon. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas o yung mga susunod na. Yakapin, halikahan, ipakita ang iyong pagmamahal sa iyong pamilya. Ngayon na, yes. Ngayon na. Huwag nang ipag-publicize. Okay? To continue, magpasalamat sa bawat araw. Sabi nga, there is always something to be thankful for. Ano-ano yun? Pagising, ano nga ba yung dapat ipagpasalamat? Siyempre, na nagising ka, na sumisikat pa rin yung araw, na libre pa rin yung hangin, di ba? At heto, nag-aaral ka. Napakaraming bagay na dapat natin ipagpasalamat. So, susunod naman, ang pangongolekta ng mga quotations ay magpapabuti sa iyong pakiramdam. Sa Facebook, di ba marami natin sinishare na quotes? So, pwede natin gamitin yung mga yun para iparating ang ating pasasalamat. Sa inyong mga my day, my story, pwede kayo mag-share ng quotes. Sabi nga, the more you are thankful for, the more you attract things to be thankful for. Aba, kung ikaw pala ay mapagpasalamat sa blessings na natatanggap mo ngayon, mas marami pa palang blessings na darating sa iyo. Ito yung tinatawag na law of attraction. Mas maraming blessings kapag ikaw ay mapagpasalamat. Next, gumawa ng kabutihang buhok sa kapwa nang hindi naghihintay ng kapalit. Alam kong alam na alam ninyo ito kasi sa mga sagot ninyo noong mga nakaraang lessons natin sa pagkakaibigan, lagi niyong binabanggit na sabi niyo sa mga sagot ninyo, para mapunta kayo sa pinakamataas na antas ng pagkakaibigan, yung tinatawag natin pagkakaibigang nakabatay sa kabutihan, dapat gagawa natin ang kabutihan ang iyong kaibigan na walang hinihintay na kapalit. So tama yung mga sagot ninyo. Gumawa ng kabutihan nang hindi naghihintay ng kapalit. So, laging tatandaan na ang kabutihang loob ay hindi naghihintay ng kapalit. Ito ay kusang loob na ibinibigay at dapat din natin ipagpasalamat. So, kung ikaw ay may virtue ng pasasalamat, magagawa mong gawin ang mga simpleng gawain tulad ng pagtulong sa mga tao, sa mga matatanda, lalo na sa pagbubuhat ng mabibigat na dalahin na hindi na kailangang humingi ng pente, ng bayad. Okay. So next, magbigay ng munti o simpleng regalo. So yung munti o simpleng regalo, hindi kailangang mahal. Isang simpleng regalo, ngunit nakapagbibigay naman ng saya sa taong pagbibigyan mo.
Ibig sabihin ito, na-appreciate mo yung kabutihan nila. Isang simpleng regalo, pero ang mahalaga, bukal ito sa iyong buo. So, ayan na, ang dami ko nang nabanggit. Ang dami nabanggit na paraan na pagpapasalamat na pwede natin gawin. May mga naiisip pa ba kayo? So, balikan natin itong picture ng frontliners. Bakit kaya kailangan natin magpasalamat sa ating mga frontliners? Diba, napakalaki ng kanilang sakripisyo at tulong na ginagawa, lalo ngayon pandemic, diba? So, paano natin ipapakita yung pasasalamat natin sa kanila? May mga naiisip ba kayo? Of course, maraming masasabi. Masasabihin ng iba, thank you. Maraming salamat, Diyos mamahes. Pero more than that, yung pagsunod sa health protocols, ang pagsuot ng face mask, face shield, pag-observe ng social distancing, at hindi ninyo paglabas ng bahay. Dahil bawal pa sa katulad ninyo, yun yung mga paraan para ipakita ang pasasalamat. Sana nagagawa nyo nga kayo. Nagagawa nyo nga ba? So sana talaga. Sana all. Okay, so merong tinatawag na kawalan ng pasasalamat. Paano malalaman yung kawalan ng pasasalamat? Masasalamin ito sa tinatawag na entitlement mentality. Ito yung kabaligtaran ng pagiging mapagpasalamat. Kung ang pagiging, sa pagiging mapagpasalamat, kinikilala mo yung kabutihan ng kapwa. Dito, kabaligtaran, hindi mo kinikilala yung kabutihan ginawa sa ilang kapwa. Ito rin yung tinatawag na pagtatago o pagkalimot sa ginawang kabutihan sa iyo ng iyong kapwa. Entitlement mentality. Ito ay paniniwala o pag-iisip na anumang inaasam ng isang tao ay karapatan niya na dapat bigyan pansin. So iniisip mo na kailangang ibigay yung karapatan mo dahil wala itong katumbas na tungkulin o gampanin. So for example, di ba bilang anak, karapatan mo na mahalin ka, pag-aralin ng iyong mga magulang. Tama ba? Karapatan mo. So, minsan, nakakalimutan natin magpasalamat. Ito yung picture, tingnan niyo mabuti. Ito ay isang halimbawa na entitlement mentality. Kung hindi pagbibigay pasasalamat ng anak sa kanilang magulang. Sa kabila ng sakripisyo na ginagawa. Lagi na lang sila sabi, anak, kaya ako. Magulang kaya sila. Obligasyon nila akong pakainin at pag-aaral. So, dapat naintindihan ninyo na karapatan nyo nga mag-aral o karapatan nyo na alagaan kayo ng inyong magulang. Ngunit, bilang pagsasalamat o pautang na loob, dapat nag-aaral kayo ng tama ba ako? Naintindihan ba ako? Sa pang halimbawa na entitlement mentality, yung pagiging agresibo ninyo na makuha ang mga bagay na gusto ninyo. Ganito ba kayo? Inaasahan ninyo na yung nanay ninyo at tatay ninyo dapat ibinibigay tayo ng cellphone to the point na pag hindi na ibigay, makakapagsabi pa kayo ng buhay. Ito yung entitlement mentality. Kabaligtaran ng mapagpasalamat. Lagi nyo sinasabi, entitled ako, karapatan ko, kaya wala, hindi ako mapagpasalamat. So, dapat hindi ginagawa ito. Ha? Remember, never forget. Ito pa ay isang halimbawa ng hindi pagbibigay pasasalamat. Ito yung libingan ng mga bayani. Minsan nakakalimutan ng iba na kailangan dapat tayo nagpapasalamat sa mga sundalong namatay para ipaglaban ang ating bayan. May mga nasasabi na trabaho naman nila yun. Pero dapat talaga inaalala natin, pinasasalamatan natin ang kanilang mga. Now, bakit nga ba mahalaga ang pasasalamat? Nabanggit natin kanina na masarap sa pakiramdam na na-appreciate o pinapahalagahan ang mga nagawa mong kabutihan. Tama ba?
nakaka-motivate o nakakaganong gumawa ng kabutihan dahil natin ikaw ay pinasasalamatan. Pero ano pa nga ba ang nagagawa ng pagising? Mapagpasalamat. Tingnan natin dito sa slide na to. Ang sabi dito, ang paglalaan ng 15 minuto or 15 minutes sa bawat araw ay nakapagdaragdag ng likas na antibodies na responsable sa pagsugpo sa mga bakterya sa katawan. So kung titignan o susuriin natin, para bang vitamins, di ba? Ang pasasalamat, ang pagiging mapagpasalamat na daragdagan ng antibodies na panlaban sa sakit. Napaka-ikling time lang ang kailangan. 15 minutes. So, anong gagawin sa 15 minutes? Siguro, isipin nyo yung mga bagay na pinagpapasalamat mo. O kaya, pwede rin gawin yung iba't ibang paraan ng pasasalamat. At syempre, higit sa lahat, dapat magdasal. Salamatan ang ating magkapan. Marami pang nagagawa ang pagiging mapagpasalamat. Sabi dito, it can instantly improve work, love, and life by being grateful and sharing it with others. So, ayan, tingnan nyo. Saying thank you can improve relationship and productivity at home. Kasi kung masaya ka, di ba? Nakakapagpasaya ang pagiging mapagpasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang pinakadakilang virtue. Ngunit ito ay magulang ng lahat ng virtue. Ito ay ayon kay Marcus Tullius Cicero. Sabi nga, kung maibusa sa buhay mo yung virtue ng pasasalamat, magiging madali sa iyo na maisabuhay pa yung ibang virtue. Ano nga ba yung iba pang virtue? Katapatan, paggalang, pananagutan, at iba pa. Ang pasasalamat, isang magandang paraan sa pakikitungo sa kapwa. Lalong nagumaganda yung ating relationship sa ating kapwa kung tayo ay mapagpasalamat. So, may mga natutunan ba sa ating aralin? Sana meron. Ngayon, kung may katanungan, maaari akong i-message through chat or FB na banggit ko na kanina o kaya i-PM sa akin yung inyong phone number. Marami na akong natawagan at nakatutuwa na makausap kayo at ng inyong mga magulang. Salamat at sinasagot niyo yung aking tawag. Salamat at maayos kayo nakikipag-usap sa akin. Salamat. Kahit mahirap yung sitwasyon ngayon, mahirap yung pag-aaral natin dahil modular tayo. Pero kahit pa paano, pinagsusumikapan ninyo na magawa ang ating mga gawain. Ngayon, bago natin simulan yung discussion sa mga gagawin ninyo para sa LEAP or Learner's Packet, alalahanin muna natin yung ating mga napagkasunduang alituntunin sa pagsagot ng module. Naalala pa ba? Ito yung lagi kong pinapaalala tuwing nagpo-post ako ng mga gawain. So, una, sagutan ang mga gawain sa papel. Next, number two, isulat ang subject, ESP 8, yung buong pangalan, grade and section, pangalan ng inyong guro, syempre Mrs. Dedendo, sa lahat ng papel. Sa lahat ng papel ha, kasi baka mawala o mapahiwalay. Number 3, basahin at intindihin ang mga panuto, katanungan at ipinapagawa. So lagi yung titingnan, ilan ba yung hinihingi? 5 ba? Ano ba yung tinatanong? Ang tinatanong ba ay paano? Bakit? Ano? So, titingnan nyo mabuti, babasahin nyo mabuti yung mga tanong para makakuha ng puntos o mas mataas ang inyong maging grades. Number 4, mangyari sagutin sa kompletong pangungusap. Kompletuhin ang mga gawain at mga hinihingi. Dapat laging complete sentence. Nagsisimula sa malaking titik, may punctuation marks, may kudok. Parang hindi na ako minsan nakakahinga kung pinabasa ko yung mga outputs ninyo. Again, follow the correct format. Laging dapat ganoon. Napasanayin natin na laging maayos ang ating pagsagot. Number 5 and 6,
panatilihing malinis at maayos ang ating mga gawain. Ugaliing mag-backread sa post. Magtanong kung may hindi naiintindihan. Again, I'm just a chat away. So, pwedeng message, pwedeng ako ang tatawag sa inyo. Okay, so again, ito na yung gawain. Ito ay mula sa learner's packet or LEAP na tinatawag. Ito yung iba naman yung last na ibinigay ko nung nakaraang linggo. Ang last or learner's activity sheet, ito ay LEAP na ibinaba mula sa region na mga gawaing pagkatuto. Kasi mula natin sa gawain 1. Basahin natin ha. So, gawain sa pagkatuto bilang 1, basahin ang nasa ibaba at sagutan ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. So, ito yung sitwasyon. Isang guro ko ng elementarya ang nagpakita ng kakaibang dedikasyon sa kanyang profesyon. Hindi niya naisipang mag-asawa at inilaan na lamang niya ang kanyang panahon sa pagtuturo sa amin. Napakabait niya at mapag-unawa sa aming kakulangan. Kaya ang sa aming pagtatapos, sinabi ko sa kanya na siya ang pinakamaborito kong guro at binigyan ko siya ng isang lihang pasasalamat. At kinabi ko rin sa kanya na hindi ko makakalimutan ang mga naituro niya sa akin. So, tingnan natin yung sitwasyon. Suriin natin. Pasle, sa sitwasyon ito, ano yung biyayang natanggap? May biyaya ba? So, yung biyaya dito, yung guro, nagturo o nagpakita ng dedikasyon, naglaan ng oras ng pagtuturo. Napaka-importante class ng inyong teacher sa elementary kasi sa elementary, nandun tinuturo yung foundation sa pagbabasa o bibilang. Kaya napaka-tama lang na pasalamatan natin ang ating mga teachers sa elementary. Ngayon, tingnan natin yung sitwasyon. Ano ang kanyang ginawa bilang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat? Meron ba? Okay. So, nagbigay siya ng lihang pasasalamat. Nandun yung mga salitang, hindi makakalimutan ang mga naituro sa akin. Wow! Sa aming mga teachers, napakalagang bagay na ma-appreciate nyo yung appreciate nyo kami o yung mga itinuturo namin, lalo na kung hindi nyo kakalimutan yung mga itinuturo namin sa inyo. Ako, personally, natutuwa ako kasi karamihan sa inyo, tuwing chat ko, tuwing may message sa akin, sinagot ko, hindi nakakalimutan magpasalamat at merong matching heart. So, ramdam ko yung appreciation. So, yun ang sitwasyon. Ito yung mga sasagutan. Number one, nagkaroon ka ba ng ganitong pag-alala sa mga taong nagpakita sa iyo ng pagmamalasakit? So isipin mo yung mga sitwasyon o pangyayari na nagkaroon ka ng ganitong pag-alala. Pwede mo sagutin na, opo, nagkaroon ako ng ganitong pag-alala. Tapos, kwento ka, ditungan mo kung kanino, kung kailan mo ginawa. Wala na hindi yan ba? So number two, naipakita mo ba ang iyong pasasalamat kahit sa simpleng paraan lamang? Maglahad ng maikling karanasan. So dito, maglahad ng maikling karanasan, magkakwento ka kung paano mo naipakita ang iyong pasasalamat. At number three, ano ang pakiramdam mo nung naipakita o naiparamdam mo ang iyong pasasalamat? Ikaw ba ay sumaya? Kumaan ba yung pakiramdam? So again, sagutin in complete sentence. Next, isa pang gawain. Gawain sa pagkatuto bilang 2, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa sagutang papel. Number 1, alin sa mga paraang ito ang nagawa mo sa mga taong gumawa sa iyo ng kabutihan? So tinutukoy dito yung mga diniscuss natin na iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. So dito iisa-isahin mo yung mga nagawa mo sa ating mga diniscuss na pamamaraan. Number 2, alin naman ang hindi mo nagagawa at bakit? So dito, syempre iisa-isahin mo yung mga hindi mo nagawa ang paraan ng pasasalamat at syempre ibigay ang dahilan. So pwede mo sabihin, hindi ko pa nagawa ang
sa kadahilanan. So, sana. Eh, hindi yan ako. Number 3. Ano naman ang hindi mo kayang gawin? Bakit? Ipaliwanag. Number 4. May iba ka pa kayang gawin pasasalamat maliban sa mga nasa taas. Ano-ano yung mga ito? So, yung mga hindi nabanggit, isa-isahin mo dito sa number 4. Punta naman tayo sa gawain pagkatuto bilang 3. Sagutin ang mga sumusunod na tanong, gawin ito sa iyong sagutan. So, number 1, ang tanong dito, ano para sa iyo ang pasasalamat? So, dito ha, para iba-iba talaga ang magiging sagot nyo, ibibigay mo dito yung sariling pakahulugan ng pasasalamat. Ano nga ba yung pasasalamat para sa iyo? Number 2, bakit mahalaga na maisabuhay mo ang virtud ng pasasalamat? So, dito, sasagutin mo, mahalaga nga ba na maisabuhay mo yung virtud ng pasasalamat? Pagkatapos, dito ipapaliwanag mo kung bakit. At number 3, magbigay ng indikasyon ng taong mapagpasalamat. Paano mga ba malalaman na ang tao ay isang mapagpasalamat? Paano mga malalaman? Masulit ba siya? Sabang tao mapagpasalamat yung masulit. Okay, paano malalaman kung mapagpasalamat? Anong ginagawa niya? So, yun yung sa number 3. Number 4, paano na ipapakita ng tao ang kabutihang natanggap sa kanya? So, paano nga ba na ipapakita kabutihan? Number 5, dapat bang magpasalamat sa taong nakagawa sa iyo ng kabutihan? Dapat nga ba? At syempre dito, ibibigay mo yung reason o yung dahilan kung bakit dapat o hindi dapat. Number 6, paano na ipapakita ang kawalan ng pasasalamat? Kanina binanggit ko na ha, may mga examples na akong pinigay. So, pwedeng magbigay kayo ng iba pang paraan o iba pang sitwasyon na nagpapakita ng kawalan ng pasasalamat. So, bukod sa magulang na hindi nyo pinapasalamatan yung magulang ninyo, ano pa ba yung pwedeng example? Sa mall, pa nagpunta kayo, sino nga ba yung mga dapat natin pasalamatan doon? Okay? So, paano ipinapakita ang kawalan ng pasasalamat? Ano ang entitlement mentality? Magbigay na sarili mong halimbawa. So, ito yung diniscuss ko kanina. Magbigay ka ng sarili mong halimbawa. At number 8, ano-ano ang magandang na idulot sa iyo ng pasasalamat? Sa iyo ha, ano nga ba? Ano nga ba? Okay. So, para naman sa performance dance, kung naalala niyo, pinagawa kayo ng last sa last ng isang tula para sa taong gusto niyong pasalamatan. Dapat ito ay may 3 to 5 paragraphs o sakmong ng hindi hihigit sa 300 na salita. So, 3 to 5 paragraphs, so hanggang 300 lang. So, marami sa inyo nakapagpasa ng langlas pero hindi nagawa ito. So, pag hindi kayang gawin ang tula, pwede niyong gawin yung itong susunod na gawain. So, pipili lang kayo ha, class. Pwede yung tula o itong performance task na babanggitin ko. So, ito, galing ito sa lip, gawain 5. Sa isang marinis na papel, bumuo na isang talumpati na naglalaman ng mga taong gusto mong pasalamatan. Isulat din kung paano sila naging parte ng iyong buhay at nakatulong upang ikaw ay mabuhay ng maayos at maganda. So, sino-sino nga ba yung mga taong pasalamatan? Paano nga ba sila naging parte ng iyong buhay? So, itanghal ito sa harapan ng iyong mga kasamahan, siguro sa magulang mo, di ba walang mabas eh. Maari itong i-video o i-record ang iyong performance at ipasa sa messenger. So, pwedeng isulat yung talumpati, pwedeng video at ipapadala sa akin. So, pili lang kayo sa mga yun. At pwede rin itong ilagay sa Padlet. Yung Padlet class is isang soft link sa ating sa internet na pwede ko itong
i-post sa ating list. Napakaganda nitong so link na ito kasi dito makikita mo yung iba't ibang output ng inyong mga kaklase. So paano nga ba gawin yung Padlet? Magpo-post ako sa GC ng screen recording kung paano gagawin yung Padlet. Again, marami tayong options sa gawain 5. Again, pwede sa papel, pwedeng video, pwedeng Padlet. Yung tanong, ma'am, mas mataas po ba ang grade ng gagawa ng video or sa Padlet kaysa sa papel? Okay, ano nga ba gagradean yung inyong online? So, yung sagot, pareho lang ang magiging grade kung gagawin sa papel, video, or Padlet. Nasa sa inyo yun. Kung saan kayo mas magaling, kung saan inyo gusto. Pero heto yung rubrics kung paano ko mamarkahan ang inyong ginawa. So, tingnan natin sa number 5 points kung malikhain at makabuluhan ang mensahe ng iyong tula o talumpati. At another 5 points kung may kaugnayan ang tula at talumpati sa konseptong ibinigay sa mundo. So, sa tandaan, performance task ito, 10 points. Pero yung pinakamahalaga dito, maisagawa ninyo yung angkop na pasasalamat. So, may tanong ba sa mga gawain? Malinaw ba? Class, dito na. Itatapos ang ating video lesson. Alam kong mahirap yung sitwasyon natin ngayon. Lalo na tayo ay nasa MECQ at tumataas na naman yung bilang ng kaso ng may COVID-19. So, dapat lagi nating tatandaan na mahalagang taglay pa rin natin yung bertug ng pagpapasalamat. Sa kabila na nangyayaring ito, dapat bukal pa rin sa ating puso ang pagpapasalamat. Mahalaga pa rin na malaman natin kung kanino tunay na nagmula ang mga biyayang natatanggap. Kanino nga ba? Dapat kinikilala natin ang tulong at suporta na ipinibigay ng ating mga guro, kamag-aaral. At syempre, lalong-lalo na ang Diyos na nagbigay ng pagpapala at tagumpay na blessed pa rin tayo. Napaka-blessed pa rin natin. So, sa ating panghuling gawain, tayo ay mag-reflect. Tanungin natin yung sarili natin. At isipin yung mga sagot sa katanungan ito. Pagkatapos ng ating talakayan, ano yung nalaman mo sa iyong sarili? Number 2, sino-sino yung mga binigyan mo ng pagpapalaga sa buhay? Number 3, naipapakita mo ba ang iyong pasasalamat sa kanila? Number 4, mahalaga ba para sa iyo ang pasasalamat? So sana masagot ang lahat ang mga buhay at sana may natutunan. So yun lang sa ating pagwakas. Hayaan nyo na iwanan ko sa inyo ang isang paalaala. Mahalaga na marunong kang magpasalamat. At kilalanin mo na sa tulong ng ibang tao at ng Diyos, ikaw ay naging matagumpay. Claim it, mga anak, na tayo ay magtatagumpay. So, hanggang sa muli, salamat sa panonood. God bless everyone. Bye. Bye, class.